What's up guys? It's another beautiful day today here in Cebu City. My name is Nilo. Welcome to my channel. Welcome to INTV. For today's video guys, sasagutin po natin yung tanong na ating mga kahabi about sa ating filtration system. At yung tanong nila ay kung effective po ba yung net para maging filter media or mechanical filter media para sa ating filtration system. At sasabihin po natin yung advantage at disadvantage niya compare sa filter brush na normally na ginagamit natin. Ito naman ay based on experience ko lang naman po dahil ito na po yung ginagamit natin nung simula hanggang ngayon. Kaya based on my experience lang po ito. Kaya dun sa mga kahabi natin dyan na nagtatanong sa ating Facebook page, nag-PM sa atin at dito din po sa YouTube nag-comment about sa topic na to, ito na po yung sagot. So yun, without any further ado, simulan na po natin to in 3, 2, 1, let's go! Ngayon po guys, pasok po mga tayo dito sa aming relaxing area. Yun, so ito po yung mga isda natin guys. Ayan. Hoy mga isda! Dito. Ngayon po guys, bubuksan po natin yung ating mga mechanical filter chambers para makita nyo po kung effective po ba yung ginamit natin na net para maging mechanical filter media dito sa ating filtration system. Ito po yung filtration natin dito sa pan po na ito. Sirang ref lang po siya. Ayan. Tapos dito naman po sa pan na to, ito naman po yung filtration system niya. Yung ginamit natin ay itong mga drum. Simulan po natin dito. Itong chamber na to, isa, dalawa, tatlo. Ito po yung mga mechanical filter chambers natin. Tapos itong pang-apat tsaka itong pang-lima, ito naman yung bio chamber natin. Dito sa pangatlong chamber na to, sa mechanical filter chambers natin, dito ko rin nilagay yung UV light natin. Dito po sa first chamber, pumapasok yung tubig galing po sa pan natin. Dadaan po sa bottom drain, ayang malaking pipe na yan. Yan, papasok po dito sa first chamber. Ngayon, titignan po natin yung loob. Ayan. So, ito po yung loob niya. Fishnet po yung ilagay natin dito. Ayan, so masabi ko po na effective po talaga yung fishnet na gamitin lalo na pag wala ko po kayong budget na pambili ng filter brush. Yan, mura lang po kasi ito, by meter lang po yung bili natin dito. Pero effective lang po siya yan. Nasala po niya yung mga malaking dumi. Yan, nagstay po siya dito sa chamber to. Lalo na po dyan sa ilalim, na-stack po dyan yung mga dumi na isda natin, yung mga malalaking dumi. Ayan. So, kung makapansin nyo po guys, yan, malinis na po yung pumapasok na tubig. Dyan. Yan po yung inlet papunta po dito sa second chamber po natin, which is mechanical din po. Yan, pero dito pa lang yan, makikita nyo, napakadumi po ng mga net. So, nasala nyo po talaga yung mga dumi. Ito na po kasi yung gamit ko mula nung nagsisimula po tayo sa fish keeping dahil naghahanap po tayo ng mga vegetarian na pwede po natin gamitin. Yan, ito lang po yung nakaya ng budget natin sa ngayon. Yan. So, masabi ko na effective po talaga siya. Yan. Na-stack po talaga dyan yung mga dumi. Ngayon, pagpasok po dito, malinis na po yung tubig. Yan. Yan. Dito naman po tayo sa second chamber natin. Yan. Mapasok po yung tubig dito. Tsaka dito, dalawa po yung inlet niya. Yan. To. Medyo malinis na po yung fishnet natin. Dahil dito pala sa first chamber natin, nasala na po niya yung mga dumi. Yan. Pero meron pa din pong mga dumi na nakakalusot dito sa first chamber natin, kaya dito tinatrabaho naman nung second chamber natin. Ayan, para pagpasok po dito, ayan, ito po yung inlet naman papunta dito sa third chamber natin. Ayan, mapapansin nyo malinis na po yung tubig. Ayan, so nasala niya po talaga yung mga dumi. Ayan, nagampanan na po talaga yung purpose niya na linisin at salain po yung mga malaking dumi. Yan, pagkatapos pagpasok po dyan, yan, ito po yung pipe niya, papunta na po dito sa ating third chamber.
which is mechanical din po. Ayan, tatlo po yung mechanical natin. Dahil maliit lang naman po itong mga filter drum, kaya tatlo po yung ginawa natin para mas effective po talaga siya. Pagdating dito sa third chamber, dito po nakalagay yung ating UV light. Ayan. Nasala din niya po yung mga nakakalusot na dumi dito sa first and second chamber. Para pagpasok po dito sa ating bio chamber, biological filter chamber, which is housing ng mga beneficial bacteria natin, ayan, malinis na po yung tubig. So tanggalin po muna natin tong aerator natin dito. Ayan, napakalinis na po ng tubig niya, guys. Ayan, yan po yung emit niya papunta naman po dito sa last chamber natin, kung saan bio chamber din po siya, at dito po nakalagay yung ating pump. Ayan. Papunta po pabalik dito sa ating pan. So, schedule po natin ngayon, guys, na paglilinis ng mga mechanical filter chambers. Ayan. Kaya nakapag-video tayo about dito. Punta naman po tayo dito sa chamber po na to. So kung tatanungin niyo po ako, guys, kung ano yung mas magandang setup, itong ref tub or itong filter drum, based on my experience lang naman, para po sa akin ay itong sa paglilinis lang itong ref tub. Pero same lang naman siya ng effect dito, pero mas madali lang pong linisin itong ganitong setup. Yan. Yan po yung mga connection natin sa bottom drain at saka sa ating skimmer. Mas maganda po kasi ito pa sa akin dahil mas nagsisettle po yung dumi. Yan. Kaya makikita nyo, nasa ilalim na po yung mga dumi. Pero nasala po ng mga net natin. Yan. Para pagpasok po dito, yan, kita nyo naman, malinis na po yung tubig. Yan. Wala pong nakakalusot na mga dumi. Papunta na po yan dito sa ating bio chamber. So ayan. Kaya po, guys, para sa akin effective po yung fishnet na gamitin, kung wala naman po kayong budget na pambili ng filter brush. Ayan po, guys, tapos po natin silipin itong mga mechanical filter chambers natin. And about naman po dun sa advantage at disadvantage, yung advantage po nung fishnet ay syempre mas mura po siya compare sa filter brush. Bagay po siya sa mga vegetarian na katulad po natin. Pero kung may budget naman po kayo, pwede po kayong bumili ng filter brush. At yung disadvantage naman po ng net, mas matagal ng konti lang siyang linisin compare sa filter brush, dahil mas mahaba po siya, kailangan nyo pang itaktak at saka kusutin. Yung filter brush, i-wash nyo lang po siya or i-ganon nyo lang, malinis na po siya. Pero same na lang po sila na effective. Ito po yung gamit ko mula nung nagsimula po tayo ng fish keeping hanggang ngayon. Ayan po, guys, so ipakontinue ko lang po muna yung maintenance na ginagawa ko po dito sa mga mechanical filter chambers natin. Schedule po kasi na paglilinis ng mga mechanical filter chambers natin ngayon, tsaka water change na po. Yan, tong dalawang pan po natin na to. Baka po sa susunod na video natin, gagawan po natin ito ng spillway. Yan, kung mapapansin nyo, guys, yan. Mas maganda po na may spillway dito, katulad po dito sa pan na to. Pero ibang design po yung naisip ko dyan. Basta, susunod na video na lang po. Yun, sana nasagot ko po yung tanong ng mga kahabi natin dyan. Sana may natutunan po kayo dito. So that's it to share to you today. Thank you for watching this video and I hope you like it, and if you did, please like, share, subscribe at i-click na rin po yung notification bell dyan sa ibaba para ma-notify ka kung may mga bagong videos tayo na i-upload. At kung nagustuhan mo itong video na to, may mga videos po tayo dyan sa channel natin na katulad ito na pwede nyo pong panoorin. At yun, ha, dito na lang po muna. Kita kiss po sa susunod na video. So yun, thank you and see you on my next video. Fish out!